Hi guys! Welcome back sa aking channel. Okay, business news po muna tayo. June 2, 2023. Pero pahinga muna tayo sa mga local news. Ayan, US po muna tingnan po natin kasi naapektuhan din po tayo nito. Kaya kailangan alam din natin na nangyayari sa US, no? Alright. So una, ayun yung debt ceiling. Kasi may debt ceiling crisis po ang US ngayon, no? Na naabot na po nila yung debt ceiling nila na 31 trillion. Dollars. At may risk po kasi na baka mag-default ang US sa kanilang mga utang. Pag nag-default ang US, ay magkakandaloko-loko na. Magkakaroon ng economic meltdown ang US. At pag nagkaroon ng economic meltdown ng US, damay ang buong mundo. Kasi may kasabihan po, pag ang US ay may sipon, ang buong mundo nilalagnat, no? Kasi ayan eh, nagre-ripple effect po yan, no? At tayo po, nadamay po tayo dyan. Kaya po mababa ang ating stock market po ngayon. Kung hindi nyo napapansin, this week, no, and last week. Isa po ito sa dahilan, itong debt ceiling po na ito. Kasi yung mga investors sa US, aamin natin, sila talaga yung mga big players din, no, na nag-invest sa ating bansa. Na naka-freeze sila, frozen ang mga activity nila. Kasi ino-observe nila ano mangyayari dito. Kasi baka mag-meltdown eh. So pag nag-meltdown, eh syempre, yari sila. Kaya antay-antay muna sila sa sidelines, no? Nag-aantay sila ano mangyayari. And may good news naman na nagkaroon na ng progress po dito na sinuspend po muna yung debt ceiling po na tinatawag, no? Hanggang ano yata ito, January 2025, wala na muna ang debt ceiling. Pero of course, may mga precaution po ito ng konti para hindi po masyadong maabuso. Pero for now, this is good news, no? Kasi hindi po magde-default ang US for the meantime, no? So this is a very, very good news. Kung magkakaroon ba ito ng positive effect sa ating market, maaari po, no? Pero kung how much, hindi po natin alam. Especially, mataas pa rin po ang interest rate, no? Ng US at ng Pilipinas, no? Alright. Sorry pala, kinakopy paste ko na lang yung mga text kasi hindi ko alam kung pwedeng ano eh, kinakopy paste yung mismong news eh, no? Eh of course, maliit lang naman tayo na channel, so kinopy ko na lang yung text muna, no? Alright. So si Macy's po ay yung earnings, so si Macy's, sa mga hindi familiar, malaking chain of stores po ito sa US, no? Ayan, no? So siguro ang counterpart sa atin na to, parang SM, mga ganyan, no? Ayan, no? And yung outlook nila for this year ay hindi po maganda. Ayun, no? So kaya ko finiture po ang story po na ito kasi para maintindihan ninyo yung isa pang effect na mataas na interest rate. Kasi ang interest rate, tinataas po yan kapag mataas ang inflation, panlaban sa inflation. So paano nakaka-apekto ang mataas na interest rate sa inflation, no? Kasi pag mataas po ang interest rate, okay, so bakit muna may inflation? Kasi mas malaki yung demand sa mga goods and services, no? And kaya dahil doon tumataas ang prices. So kapag tinataas po ang interest rates, nababawasan po ang mga taong umuutang. So pag nababawasan ng taong umuutang, nababawasan po ang spending, yung paggastos ng tao, bumababa ang demand sa products and services. Ayun, kaya na-control ang tinatawag na inflation, no? Ayun, psychologically dinidiscourage tayo, no, ng system na gumastos, no? Ayun. So kaya nga ito po, no, naapektuhan na 'yung mga businesses like Macy's sa US, no? Kasi nabawasan ang kanilang mga purchasing. Yan, 75,000 po na yan. Ito po ay below middle class po yata ito, kung hindi ako nagkakamali, no? Medyo maliit na sahod po yan sa US, yung 75,000 a year, no? So ganun po ang epekto po ng interest rate. At nararamdaman na humihina na yung mga business dahil dyan, kasi humihina ang spending dahil mataas ang interest rate, nababawasan na umuutang, nababawasan ang paggastos ng mga tao, no? Alright, sana malinaw po, no? Alright. Ayan.
Okay, so ito, skip ko muna to, balikan ko ito mamaya, no? So si Goldman Sachs daw po ay nagbabawas ng mga tao, no? They are cutting jobs, no? And si JP Morgan din, ganun din, they are cutting jobs, no? Ayan, including technology and operation roles. Meron pa ba? Ayan, itong dalawang ito. So, ganito po kasi, no? Ito na nga, no? Kaya ko to sinabi rin. Ito na, naapektuhan na ng mataas na interest rates. Humihina po ang mga businesses, no? Kasi humihina ang purchasing kasi nababawasan ng utang. Utang ng tao at utang ng mga businesses. Dahil mataas po ang interest rate, no? Siyempre, ayaw mong umutang, mataas ang interest eh. Kaya humihina lahat ng negosyo. Kaya yan, nagkakaroon na po ng mga layoffs din po, no? Alright, ayan. Streaming services po, removing tons of movies and TV shows, no? So sa mga hindi po familiar, may ganito na pong, may mga naka-HBO Go po ba sa inyo, naka-Netflix, ganyan. Kung mapapansin ninyo, nababawasan na po yung mga palabas, no? Ayan. So bakit po? Kasi nung 2020-2021, syempre lahat po ng mga tao nasa bahay, no? Dahil po nasa bahay po tayo, marami po sa atin nanonood kasi kailangan natin ng pampalipas ng oras. Kaya po itong mga streaming po namayagpag po sila, no? Kaya lang ngayon kasi nag-open up na yung economy, lumalabas na yung mga tao, nabawasan na po, no, ang panonood natin. So kaya nabawasan na rin kanilang mga income, kailangan nila magbawas ng gastos. Kaya ito, nagka-cut down sila sa mga movies po, no? Mga TV shows, ganun. And pati po yung mga technology companies, hindi ko lang po sinulat po dito, katulad nila mga Facebook, Google, Amazon, nagbabawas po sila ng tao. Pati yung Shopee, naalala nyo, recently, nagbawas po sila ng tao. Kasi nga po ng 2020-2021, dahil sa taas ng demand ng technology, lahat tayo nasa bahay eh. Anong gagawin natin? Technology ang panlaban po natin. Nasa bahay tayo eh. Di po ba? So gamit tayo ng gamit ng technology. Nag-hire sila na nag-hire ng maraming tao. Ngayon naman, dahil naglabasan na tayo, humina ang demand sa technology. Kaya itong mga Facebook na to, mga YouTube, mga Google, ganyan, Amazon, nagbabawas na sila ngayon ng tao. No? So para lang aware po kayo ano nangyayari po sa mundo, no? Ayan. Okay. Balikan ko lang itong in-skip ko, no? Yung buying back shares without using too much debt. Bakit malaking news ito? Ba't isa sa mga finiture ko na news po ito? Kasi po, simula po noong 2009, 2010, diba? Kasi 2008, nagkaroon ng financial crisis. 2007 to 2009 po yan, financial crisis. After po noon, mababa po yung interest rate, no? Around 1% or less than 1%. Ngayon, itong mga lokolokong management ng mga corporation sa US, ganito ginagawa nila. Umuutang sila ng pagkarami-raming pera kasi mababa naman ang interest. Anong ginagawa nila doon sa inuutang nila? Nagba-buy back sila ng shares. Bakit sila nagba-buy back ng shares? Para mabawasan yung outstanding shares ng company nila. So bakit ginagawa nilang ganun? Para yung PE ratio bumaba. Bakit mo pinapababa ang PE ratio? Para ma-excite ang market. Pag nakita nilang PE ratio mo bumababa, ang gagawin ng tao, ang initial reaction, no, ay bibilin yung stock mo, tataas yung stock price mo. Pag bumababa yung PE ratio, ang tendency kasi pumataas yung stock price. So artificially, ang ginagawa ng mga management na to, umuutang sila para bilhin yung, i-buy back yung shares nila para bumaba yung PE ratio, para lumipad yung share price. Bakit nila pinalilipad yung share price? Kasi yung bonuses ng mga CEO, bonus ng mga executive, nakatay up sa price ng stock. Ayun, so kaysa palaguin nila yung negosyo, wag na palaguin yung negosyo, mag-buy back shares na lang tayo, no? Parang daya, no? Pero ganun eh. So, ito, kaya napili ko yung news na to. May mangilan-ngilan na company na nagba-buy back shares na hindi naman utang ang ginagamit. Pero for the past decade, no? Simula noong 2010,
naging norm na po ito eh, na umutang para i-buyback na i-buyback ng shares, no? So kung titingnan ninyo, no, yung mga balance sheet ng mga US companies, mapapansin ninyo from 2010 hanggang 2020, grabe po yung debt. Gumaganon, lumilipad yung debt nila. Kasi nga, ayan, isa yan sa reason, no? Incur sila ng incur ng debt, no? Ayan, so maraming bad news akong pinagsasabi po sa inyo. Tapusin po natin sa isang good news, okay? So dahil natapos na po yung, ano, no? Yung pagkaka... stay natin sa bahay 2020-2021. Syempre ang mga tao arat na na mag-travel. Kaya maganda po ang travel ngayon compare last year, kasi last year mahal ang oil, mahal ang langis. Ngayon kasi bumaba ang langis. Kaya po yung mga airlines sa US namamayagpag po ngayon, no? So bakit ko finiture po ito? Okay, no? Kasi gusto ko po maintindihan ninyo na may mga stocks po pati sa Pilipinas na cyclical, ibig sabihin i-cycle. Halimbawa po, ang mga airlines, no? Pag mataas kasi yung cost ng fuel, syempre, nahihirapan sila, lumiliit ang kanilang profits, no? Lumiliit ang profits nila, nag-i-struggle sila. Pag nag-i-struggle sila, bumababa yung share price, no? And then, pag nagmumura naman yung fuel price, ayan, no? Kasi malaking cost ito sa business nila, eh, no? Ayun, no? So, ayan, mamamayagpag naman sila. So, may ganyan. Kailangan, alam ninyo, yung mga businesses na cyclical na ang trigger nila ay mga commodities like fuel, ganyan, no? So, bibigyan ko kayo ng another tip, no? Ang semento, yung mga producers ng semento, Holcim, CHP, ganyan, fuel price ang pinakamalaki nilang cost. Kapag mahal ng fuel, lugi sila, negative earnings, no? Pag mura naman ng fuel, ayun, ay nagkakaroon sila ng income, tumataas. Kaya minsan, ito yung pwede mong i-timing. Pwede mong i-timing. Pag nakikita mo na nagmumura na ang fuel at nandun, mame-maintain, pwede kang pumasok sa mga ganyang stock. Papasukin mo yung recovery na nila, nung cycle nila. Sample lang naman itong fuel. Pwede din nyo rin pong tingnan yung mga iba't ibang commodity. O for example, di ba, ng 2020, bagsak po ang oil prices. O, so, and then noong 2021, biglang lumipad yung oil prices. Kaya itong si Semirara, no? At sino pa yung si DMCI, ayan, lumipad ang share price nila kasi sumipa ang kanilang kita, no? So, ito po ang susundan po ninyo, yung presyo ng mga commodity, para alam ninyo kung ano yung stock na lilipad. Alright. Ayan lang po, no? Disclaimer po, hobby ko lang po ito at comments, opinion ko lang po ang lahat na to, no? Kwentuhan lang po natin to, no? Alright. Share. Ano ba yun? Like, hit na notification bell at mag-comment lang po kayo, no? Alright. Happy investing, guys. Bye-bye.